Hello, good morning. This is Broker Nelson Portales and welcome to Vlog number 3. Andito tayo ngayon sa Dasil Residences. Ito ay isang condo project ng Dataland dito sa Ramon Magsaysay Avenue, corner Santol Street. Ito ay may dalawang tower, Tower 1 and Tower 2. Sa Tower 1, mayroon tayong tatlong elevator and sa Tower 2, mayroon tayong apat na elevator. In between Tower 1 and Tower 2, andito yung amenities. Andito yung swimming pool, yung children's playground, and just above the amenity area, andyan yung game room natin, andyan study room, and andyan yung gym. Isa pa sa nakaka-excite na development dito sa The Silk Residences is yung Sky Lounge. Located dito sa pinakataas na floor ng Tower 1 and Tower 2. Bali dito makikita nyo yung buong view ng Metro Manila. Papasukin natin ngayon itong 2-bedroom unit dito sa The Silk Residences. Samahan nyo ako. Okay, so andito tayo ngayon sa loob ng 2-bedroom unit dito sa The Silk Residences. Bali, pagkapasok nyo ng unit, ang una nyo makikita itong dining area. Ito yan. Andito naman yung kitchen nyo. So ito is granite yung top niya. And ito aluminum yung sink. And then ito yung faucet niya. So bali ito, kasama ito sa turnover unit. Kasama na rin sa turnover unit yung mga cabinets natin. So meron tayong ditong dalawa. And then sa loob nito, andito yung exhaust natin o yung vent natin. Para kapag nagluluto, hindi mausok sa loob. Ano? Okay. So dito, meron tayong 4 cabinets. Isa, dalawa, tatlo, apat. So meron tayong 4 cabinets. And dito, meron siyang drawer for the kitchen utensils. Okay? So ayan. Yan yung mga cabinets natin. Okay. Meron din tayo ditong saksakan. So kung halimbawa, maglalagay kayo ng induction cooker. Ayan. Okay. And then dito, meron siyang bintana para in case nagluluto kayo, pwedeng mapasukin yung fresh air. Dito sa side na ito, andito yung provision for your refrigerator. Okay? And on top of the refrigerator, meron dito na patungan. Ito yan, kasama na rin yan sa turnover unit. Dito sa taas, meron siyang sprinkler. And then, meron dito yung fire alarm system natin. Ayan. Tapos, dito sa pintuan natin, ito, semi-solid yung pintuan natin and then double lock. Okay. Tapos, meron din siyang peephole. And kapag galing kayo sa labas, meron na rin itong doorbell. So, andito ako ngayon sa living area. Okay. Yung width nitong living area is 2.4 meters and then yung haba ng buong unit mula sa pinto hanggang sa bintana, around 7.2 meters. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong malaking bintana. Ito, pwede siyang i-open for fresh air. Okay? And, meron tayo ditong provision for air condition. Dito sa living area, kompleto tayo sa saksakan. So, ayan, may saksakan dito. And then dito sa likod ng TV, meron dito provision for cable, internet, and meron na rin saksakan for the television. Pasukin natin yung common toilet. Pagkapasok nyo dito sa common toilet, ang makikita nyo is itong provision for washing machine. Okay, dito meron siyang saksakan. And then dito sa side na to, andito yung mga switch. Okay. Dito rin, sa lavatory, ayan. Itong bathroom fixtures, by the way, kung ano yung nakikita nyo ngayon, yan yung kasama sa turnover unit natin. So, ayan, ito na yan mismo. And then, itong lavatory. Tapos, itong mirror, kasama na yan. Dito, sa toilet bowl, dual flush bali siya. And then, meron siyang bidet. And then, tissue holder. Okay. Tapos, dito sa taas niya, ito yung sabitan ng towel, kasama na rin yan sa turnover unit. Okay. Then dito, makita nyo, meron ditong bintana. You can open it for fresh air. Okay. And
dito, yung mga fixtures, ito, at saka yung shower kasama na yan. Naka-tiles na yung turnover unit, so bali ito na rin yan. Okay, so kung mapansin nyo, sa tiles sa side and then sa floors, yan, naka-tiles na rin. Okay. Yung pintuan natin sa CR, semi-solid din siya and then high quality. Ito yung isang bedroom. Bali, ang width din ito is 2.4 meters and then may haba siya na 3.2 meters. Okay? So yung ceiling niya ganyan kataas. Okay? And then meron din siyang bintana. Okay, yung bintana natin is aluminum frame, hindi po yan plastic. And then, fiberglass. So, matibay. Okay. Dito, meron na rin provision for the aircon. Ayan yan. And then, meron saksakan. Yung width nitong ano, nitong room na to, kasha ang queen size bed. Okay. So, ayan. So, pwede nyo lagyan ng queen size bed or double deck or single bed. So it's up to you. Okay. Dito, sa side na to, pwede kayong maglagay ng cabinet. So ayan, may malaki pa kayong space for the cabinet. And then, yung pintuan din itong room is, ganun din, semi-solid na pintuan. And then yung lock niya, ganito rin. So high quality yung lahat ng ginamit dito sa unit na to. Okay. Pasukin naman natin ngayon yung master's bedroom. Samahan niyo ako. Okay. So, ito yung master's bedroom. Slightly bigger siya than the second room. Okay. Yung width niya, okay. Yung width nito is 3 meters. And then, yung length niya is 3.2 meters. Okay. Tapos, as you can see, this is a queen size bed. Meron pang space sa gilid. So, hindi siya masikip. And then, makita nyo, ayan, meron siyang bintana dito na malaki. And, may provision tayo for the air conditioned unit. Dito sa side na to, pwede kayo maglagay ng table nyo. Working table or pwede sa parang makeup table. Malaki yung space dito. And dito sa side na to, pwede kayong maglagay ng cabinet nyo. Okay. Ngayon, pasukin naman natin itong toilet and bath dito sa master's bedroom. Ito yung actual na toilet and bath sa turnover unit. Ganun din, meron din siyang tiles. Ito na yan. Okay. Yung bathroom fixtures, yung shower, ito, and then itong gripo. Tapos, meron na rin siyang nakaabang for the hot and cold shower. And, of course, may saksakan. Dito, yung toilet bowl natin, dual flush siya. Tapos, meron na rin siyang bidet and yung tower, tissue holder. Meron na rin siyang hanger for the towel. And then, yung salamin natin is free na rin. Kasama na rin yan. Tapos, itong lavatory, ito na rin yan. Sa loob ng toilet and bath dito sa master's bedroom, meron siyang space dito. So, you can put a cabinet here. Pwede mo siyang gawing storage or anything na gusto mong ilagay. By the way, this unit is a 2-bedroom unit. Pero kung gusto nyo, pwede nyo siyang i-convert into 3-bedroom unit. Okay. Ito kasing area na to, since this is a 7.2 meters yung haba niya, itong part na to, pwede nyo siyang i-convert sa pangatlong kwarto. Paano? Okay. You can put divider here. And then meron pinto dito. And kasyang-kasya dito, kahit isang queen size na bed.
Andito tayo ngayon sa one bedroom unit dito sa Silk Residences. Andito ako sa kitchen. Okay. Ito yung kitchen. So kung makita nyo ang haba ng tabletop niya, then granite siya. Okay. So mayroon na tayong cabinet. And then, meron tayong cabinet sa taas. Okay, so andito rin yung yung ventilation niya, yung exhaust niya. Tapos ito kasama na rin. Okay. Tapos dito, provision ito for refrigerator. Tapos andito yung saksakan niya. Okay. So dito sa area na to, bale, ito yung dining area. Dito sa one bedroom unit, kung mapapansin nyo, malaki ang toilet and bath niya. Itong toilet and bath, ito na rin yung tiles ng actual turnover. And then yung fixtures niya, ito. So, yan yung shower. Ito yung sa gripo niya. Ito yung actual na fixtures. May saksakan para sa hot and cold shower. So, ito yung actual na tiles. Okay. Dito, andito ngayon yung sampayan ng towel. Tapos, andito itong double flush na toilet bowl. Mayroong bidet. And, mayroon tayong lalagyan ng tissue. Okay. Ito yung lavatory. Tapos, yung salamin free na rin. Okay. Ngayon, dito naman sa side na to, ito yung provision for washing machine. Okay? So, dito yung saksakan ng washing machine and then dito, meron siyang drain. Ito yung living room area. Meron siyang nakaabang na saksakan para sa television. Merong cable and internet. Okay? Tapos dito, ito rin yung provision for aircon. So, ayan yung saksakan niya. Ang maganda dito sa unit na to, meron siyang malaking balcony. So, ito yan. Dito sa balcony, kitang-kita nyo yung view sa Metro Manila. Ayan. Okay, di ba? Ang ganda? I-check naman natin yung view ng unit coming from the balcony. Okay, tara, pasukin natin ulit. Okay. So, pagkapasok nyo, itong living area, ito, and then kitchen, and yung dining area. Okay, ito yung actual na bedroom. Andito yung bintana, aluminum frame. Ayan. Kung sino fresh air, you can open it. Ito naman yung provision for aircon. Tapos may saksakan na rin. Okay. Ito, isa pang saksakan. Okay. And then dito, saksakan and yung cable. Okay. So yan, dito may malaking bintana. And then kitang-kita mo yung view sa city. Itong one bedroom unit na to, convertible ito into two bedroom. Okay, ipapakita ko sa inyo. Ito yung first na room natin. And then, kung gusto nyo, since ang laki ng living area natin, itong area na to, pwede nyo gawing another room. So, pwede kayong maglagay ng divider dito and this one will serve as another room. So, kasyang-kasya ang queen size bed. Okay, mataas din ang ceiling niya, kung mapansin nyo. And dito, let's say, ito yung ginawa nyong room. Dito sa area na to, pwede kayong maglagay ng sofa and yung mga appliances ninyo, pwede nyo pang ilagay kasi nga, malaki yung unit. Andito tayo ngayon sa amenity area. Ito ay located sa 6th floor. So, andito yung swimming pool sa likod ko. Okay? And then, sa taas ng swimming pool, on the 7th floor, andyan yung game room. So, alibutin natin. Ito yung swimming pool nila.
pasukin natin ngayon itong function hall dito sa Silk Residences. Samahan niyo ako. Okay. So, ayan. Ito yung function hall. So, kung mayroong mga birthday party or events na gusto nyong gawin dito sa Silk Residences, merong area para dyan. So, dito sa 7th floor, makikita nyo yung gym. Ito. And ito yung play area. Okay. Itong game room nasa 7th floor ito. So pag tiningnan mo sa just below the game room, makita nyo yung swimming pool. Ayan. Okay. Sa kabilang side ng game room, makita nyo yung children's playground. Okay, so ayan. Tapos mayroong mga table dito if in case gusto nyo lang mag-relax. And ito yung pumunta tayo sa study room. So yan, hindi na tayo papasok sa loob kasi marami nag-aaral. So ayan, sana nagustuhan nyo itong viewing natin dito sa The Silk Residences. Muli, this is Broker Nelson Portales of Condo Living Manila. If you have any questions, you may contact us by a call or message. And please don't forget to follow and like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin namin. Salamat po sa panonood.